Creamline Cool Smashers, apat na nga ba ang setters? Shocking revelation matapos ang kanilang tune-up game. At pag-alis ni Gia Morado, hindi masyadong mararamdaman sa pagdating ng mga backup. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Nitong mga nakaraang linggo ay binulaga ng Creamline ang maraming fans dahil sa pag-alis ng isa sa kanilang mga key players. Magiging import na nga si Gia Morado sa Japan at magiging part siya ng Division 1 team na Denso Arebees. Kalat na kalat na ang balitang ito at may mga rumors na medyo matatagalan doon ang nasabing setter kaya posible niyang mamiss ang ilang conferences sa Pilipinas. Habang marami ang naging masaya sa desisyon ni Gia, marami din ang nag-alala kung kakayanin pa ba ng Cool Smashers na madepensahan ng kanilang All-Filipino Conference title. Isa na nga lang ang setter na nasa team at yon ay si Kyle Negrito na matagal na din naman nilang kasama. Ayon sa maraming supporters, basang-basa na ni Kyle ang sistema ng CCS kaya hindi na magiging mahirap ang mag-adjust. Nagawa na nila ito noong AVC Cup matapos hindi maging available si Morado sa ilang mga games. Pero ang tanong ng karamihan, sino na nga ba ang magiging backup setter ng koponan? Kilala ang Creamline na madalas mag-shuffle ng setters in-game para hindi agad mabasa ng kalaban at magkaroon ng tatlong attackers sa harap. At kung isa na lamang ang kanilang ibabanderang setter ngayong conference, ay hindi na ito magagawa unless mag-convert sila ng players. Pero kamakailan lang ay naging usap-usapan ng Creamline dahil hindi lamang isa o dalawa, kundi tatlong setters ang kasama nila sa isang tune-up game. Nagkaroon nga sila ng practice game versus the FEU Lady Tamaraws at dito ay nahagip ng kamera ang iba pang posibleng setters ng Cool Smashers. Bukod kay Negrito, spotted din ang kapatid ni Gemma Galanza na si Mafe Galanza. Matagal ng rumor na ang former UST setter ang magiging bagong member ng CCS dahil namataan na din ito sa training noon. Sinabi na rin ni Gia na si Mafe ang gusto niyang pumalit sa kanya sakaling mawala siya sa koponan. Bukod pa kay Mafe ay nasa CCS team din ang 5'8 setter slash opposite spiker na si Thea Bonafe na galing naman sa UP. Makikita sa mga pictures na close na sila with the team kaya hindi na magiging problema ang chemistry at familiarity kung totoo man ang balita. Dahil din dito ay magiging apat na ang setters ng Creamline. Magandang move daw ito para ready pa rin ang koponan kung sakaling mag-retire na ang kanilang mga main setters. Ayon naman sa ilang netizens, nakikitraining lang daw si Mafe at Thea with the PVL champion team. Kagaya daw ito ng ginawa noon ni Michelle Morente. Hindi raw dapat ito bigyan ng kahit anong meaning dahil wala pa naman official announcement ang CCS. Pero nakapagtataka lang na lumabas ang kanilang larawan with the girls in pink, ngayong obviously ay kulang sa setter ang koponan. Kung hindi man daw silang dalawa ay malamang isa sa kanila ang kukunin ng management para naman hindi masayang ang pagtraining nila sa mga ito. Abangan ang ilan pang development ukol sa bagay na ito. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga update na kaganapan sa Creamline World.